Ayan. Ayan, no? Tingnan nyo, ha? Ang kagandahan kasi sa path to financial freedom, number one, reachable. Ibig sabihin, kaya mo yan. Pangalawa, attainable. Hindi siya imposible. Posible kang yumaman at maging milyonaryo sa first by the plus. At panghuli, posible talaga. Kaya ako sinasabi sa inyo na huwag na huwag mong gagawin ang isang bagay na walang nakagawa. Bakit po? Sigurado ako, hindi mo magagawa. Tama ba? Sa first by the plus, marami na pong naging milyonaryo. Kaya ang kagandahan po, marami nang naging milyonaryo sa first by the plus, baka kayo na po ang mga susunod na mga milyonaryo ng first by the plus. Okay, ready na po ba? Sino yung gusto maging milyonaryo? Pakita sa kamay. Ayan, grabe. Okay. Yung iba ho, ha? Alam niyo yung iba nakukornihan. Oo, sino maging milyonaryo? Eh, yung pagtaas pa lang ng kamay, hindi mo kayang itaas. Pagiging milyonaryo pa kaya? Kasi ito, may kasabihan, what you think is what you create. What you feel is what you attract. And what you imagine is what you become, and it will be happen. Kung ano daw ang iniisip mo, yan po ang gagawin mo. At kung ano yung nararamdaman mo, yun po yung makukuha mo. At kung ano ang pinapangarap mo, mangyayari at mangyayari sa'yo. Okay? Tingnan niyo po, ha. Ito ang basic. Okay? Sir Ferdy, kung gusto ko magkaroon ng financial freedom, dapat ito pa lang, kailangan mo ng maunawaan. Ano ba ang pagkakaiba ng want at saka need? Ang want, gusto. Tama po ba? Ang need, kailangan. So yun po ang malaking pagkakaiba. Marami kasi, ito, kung bakit hindi sila nagkakaroon ng financial freedom, madalas ang binibili ano? Gusto. Gusto. Tama ba? Oh, yun ang problema. Kailangan need. Kaya nga ang First by the Plus, kahit nagkaroon ng pandemic, bakit tuloy-tuloy ang negosyo ng First by the Plus? Kasi yung produkto natin, kailangan ng tao. Tama ba? Yes. Tignan nyo, ha. O ano ba yung mga basic needs? Ayan po ang mga basic needs. Di ba? Damit, bahay. Di ba? Lahat kailangan natin yan, eh. Di ba? Ito yung wants. Wala naman masama. No? Sino rito gusto magkaroon ng kotse? Wants yan. Gusto mo yan, eh. Tama? Oh. Ay, grabe, travel. Saan gusto nyo mag-travel, ma'am? Kahit saan. Ako, ma'am, sa tulong at tawa ng Diyos, because of First by the Plus, I travel 13 countries na po. Di ba? Ang sarap kaya, ano? Ang sarap sa First by the Plus. Ito lang, ha, reality check. Ayan. Di ba? Kailangan mong kumita ng malaki para ano, makuha mo ang iyong pangarap. Kasi mahirap mo makuha ang pangarap mo kung maliit lang ang kinikita mo. Diba kailangan palakihin natin ang kita natin. Ito ang realidad. Ito yung typical, ha. Kung bakit maraming tao hindi nakakaipon, ito yung sistema ang ginagawa nila. Ano yan? Income minus expenses, yun daw yung ipon. Sa palagay mo, ma'am, kung ganyan ang sistema, makakaipon ka? Hindi. Bakit? Minsan, mas malaki pa yung gastos kaysa kita. Kaya nga ang daming may utang, eh. Tama, mali. Bakit? Hindi pa kinikita, inuutang na po. Nasusundan? Oh, bato-bato sa langit, tamaan. Tama, totoo naman, eh. Oh, sino rito may credit card? Pakita sa kamay. Ay, nakong. Alam nyo, ma'am, ako, wala pa akong credit card. Bakit? Eh, term pa lang, eh. Ano sa Tagalog ang credit? Utang. Kamisa, pag nagmomol ako, mama, magugulat ka. Yung nasa harapan ko, ang dami. Kung ano-ano ang binili. Ano pinambayad? Card. Swipe. Nakakita ng malaking TV. Kahit walang pera, makakabili. Tama, mali. O cellphone, kahit 30,000 na bibili. Walang pera yan. Bakit? Kasi may credit card. Ako, number one advice ko, please,
huwag kayo magkaroon ng credit card. Kung gusto mong bumili, mag-ipon ka. Pag naipon mo, bilin mo. Pag nabili mo, may utang ka ba? Wala. O bakit ka pa kukuha ng bato, ipupok mo sa ulo mo? Alam niyo kung gaano kauta ka mga credit card na yan? Tignan niyo ha. Sample, bumili ka ng worth 50,000. 50,000, binili mo ma'am. Pagdating ba ng katapusan, 50,000 sisingilin sa'yo? Hindi. Ano lang sisingilin sa'yo? Interest. Magkano makikita mong interest? Ay, grabe. Makita mo dyan, 1,000. Ano isipin mo? Ay, 1,000 lang pala babayaran ko. Hindi mo naiisip, mindset ka na. 50,000, 1,000 lang. Eh, kaya ko yan. 8,000 kaya sweldo ko. Tama? Ano isipin mo na naman? Swipe ka na naman. Magugulat kayo, eto ho ah, pag kayo po nagkaroon ng credit na 200,000, alam niyo po ba kung magkano ang interest niyan? Monthly ang babayaran niyo kung magkano? 20,000. Ang binabayaran niyo, interest pa lang, hindi mo pa binabayaran ang principal. Kaya please, eto ho, kinagawian natin yan eh. Kaya maraming tao, hindi nakakaipon, ito kasi yung sistema. Pagkakuha ng sweldo, ano kagad isip? Gastos. Oh, nauso yung anli-anli. Di ba? Anli-anli. Oh, punta ng biking. Magkano biking ngayon? Ah, 1,000. Eh, pito kayo ma'am, pito kayo. Magkano? 7,000. Ang sweldo magkano ma'am? 8,000. 8,000. 8,000. Ang ginastos, 7,000. Magkano ipon? 1,000. Hindi ka nakakain ma'am. Hindi ka magbabayad ng kuryente. Di ba? Lahat yan eh. Di ba? So ito, babaguhin natin. Mamaya ituturo ko ano yung tamang sistema para tayo magkaroon ng financial freedom. Okay? So, tignan nyo, ha? Sample, ha? Sample, ayan na po. Sabihin ko na, ma'am, sumisweldo ko na ng 20,000. 20,000 na sweldo mo. Pero ang gastos mo, ma'am, magano? 30,000. Anong kulay yan, ma'am? Pula. Ano yan? Red flag ka na. Ibig sabihin, negative po yan. Tama ba rin? Hindi yan yung kailangan mong gawin kasi marami pa rin hanggang ngayon, ito pa rin ang sistema. Sa First Vita Plus, tuturuan namin kayo ito assurance na magkakaroon ka talaga ng ipon. Mamaya malalaman nyo yan, isishare ko sa inyo, okay? So tingnan nyo ha, ayan. Number one, save before you spend. Importante ipon muna bago gastos. Okay? Tingnan nyo. Okay? Sabi nga, it's not how much you make, it's how much you save. Marami kasi sinasabi, eh, ang laki ng kinikita ko. Oo, malaki kinikita mo noon. Eh ngayon, magkano kita mo? Di ba? Hindi usapan kung gaano kalaki kinikita mo noon. Ang usapan, gaano kalaki ang naipon at na-invest mo ngayon. Kaya ako, tignan nyo, nung kumikita ako sa First Vita Plus, ano ginawa ko? More ako sa investment. I have 14 doors apartment po ngayon. Monthly, may kita ako doon. Tama ba? Yes. May mga ano pa ako, may mga UITF, may mga investment po ako. May mga property ako. Doon pa lang, kumikita na ako. Tama ba? So, importante. Okay? So, ito pa ho, tignan nyo. Dapat kasi, number one, yung tinatawag na financial literacy, alam mo. Ano yung mga term? Example, net income. What is net income? Ang net income, gross income minus expenses. Yun po yung net income mo. Yun po yung sweldo mo. Kasi yung iba, magkano sweldo mo? 20,000. Actually, ang tawag doon, gross income. What is gross income? Wala pang bawas yun. 20,000 ka, bawasan mo yan. Pamasahe, pagkain, tama? Renta, tubig, kuryente. Yung 20,000 kaya, magkano kaya matira? Oo, masaya ka na, 500 pesos. Tama, mali.
Yes, kaya nga minsan, pag tinatanong ka magkano sweldo mo, ang sinasabi mo kasi gross. Pag binawas mo ang gastos, ang tawag doon, net income. Tama? O, tingnan nyo pa ho, para at least may term, network. O, tingnan nyo, no, noon karoon ng eleksyon. Di ba, narinig nyo, magkano ang network ng kandidato? When you say network, ang ibig sabihin, asset minus liabilities, ang tawag po ano? Network. Yun yung halaga mo. Yun yung meron ka talaga. Tama ba? Okay. Ano ba yung asset? Ito na, pag-usapan natin ang asset ha. Para madaling maunawaan, ito yun. Pag sinabing asset, yan yung binibili mo na yung pera pumapasok sa bulsa mo. Maliwanag ho ba? Ang tawag doon, asset. Pag sinabing liabilities, yan yung binibili mo na ang pera mo lumalabas sa bulsa mo. Naintindihan po ba? Okay, sample, ito. Yung number one talaga, credit card. Di ba, yung credit card. Sasakyan. Okay, pag fully paid, actually kahit fully paid ang sasakyan mo, hindi pa rin yan asset. Liabilities pa rin yan. Bakit? Pwede bang umandar na walang gasolina? Ang sasakyan, depreciation po ba meron? Yes. Ang sasakyan po, ilang percent po ang depreciation taon-taon? Malaki po ang depreciation ng sasakyan. Sample, bumili ka ng sasakyan, sir, 1 million. O ilabas mo ngayon, bukas ba mabenta mo ng 1 million? Hindi, depreciated agad yan. Okay? So ano pa ho? Mortgage. Mortgage, ibig sabihin, nagpagawa ka ng bahay, pero meron kang amortization. Ang tawag doon, lahat po yan, liabilities. Big question, ang bahay po ba asset? O marami, ganyan ha, ang bahay ba asset? Nagiging asset ang bahay pag pinapaupahan mo. Kasi pag pinaupahan mo yan, meron po bang pera pumapasok sa bulsa mo? Yes. Pero pag hindi mo yan pinapaupahan, liabilities pa rin yan. Kasi may maintenance yan. Pwede bang hindi mo pinturahan yan? Hindi. Di ba, pipinturahan mo yan. Actually, yearly, nililinis mo yan, may maintenance ka. Okay? So, ito naman po yung asset. Ayan na po. Para at least may idea kayo sa asset. Actually, yung stock, yan meron po. O yan, may UITF po ako. Ano yung UITF? Mas malaki po yung kita ng pera mo sa bangko. Iba kasi ang interest, iba po yung kita ng mga stock o investment. Okay? Ako ho, no, yung anak ko, may kalahating million sa bangko. Tanungin mo ko, ma'am, kung magkano yung interest ng pera niya buwan-buwan? 106 pesos. Yes. Alam niyo kung magkano lang ang interest ng pera natin sa bangko? 0.0125%. Ganon kaliit. Ang problema pa, maliit na ang interest, tatamaan ka pa ng inflation. What is inflation? Ang inflation, yan po yung pagtaas ng basic needs. Nagiget po? O sample, ma'am, nakakabili po kayo ng bigas. 5 years ago, magkano isang sakong bigas? 5 years ago. Magkano po isang sakong bigas? Yung 50 kilos, magkano? 1-2 po ha, 1-2. Ngayon ma'am, magkano isang sakong bigas ngayon? 2-5. Okay, so ibig sabihin, yung 1-2 mong pera noon, nakakabili ka pa ng isang sakong bigas. Yung 1-2 mo ngayon, eh same din yan ng pera eh. Mo 5 years ago, nakakabili ka pa ba ng bigas? Hindi na. Ibig sabihin, tinamaan ka na ng inflation rate. Nagaget? Kaya yung pera sa bangko, hindi po yan para kumita. Ang pera sa bangko, para lang maingatan ang pera mo. Pero pag iniisip mo kumita, hindi yan kikita sa bangko. Kaya ako ma'am, ano ginagawa ko? Bumibili ako ng lote. Nagpapagawa ako ng apartment. Yes. Bakit? Mas malaki ang kikitain ng pera ko pag pinasok ko sa investment. Di ba? So ayan, marami. Marami yan ha. Actually yung art, actually ang mayayaman. Di ba? Magkano yung art? No, yung walang art? Mahal po yun. Dollars po yun. Kasi investment din po yan. Tumataas din po ang value. Nag-get-get po ba? Okay.